So ayun, marami sa atin ang naguguluhan kung ano nga bang scooter na 150cc pataas yung kukunin natin sa panahon ngayon, kasi sobrang hirap ng buhay, sobrang hirap mamili kasi lahat sobrang ganda, lahat pasok sa budget, at lahat syempre may iba-ibang specification. So etong Honda 160cc natin dito na PCX, silipin natin kung ano na ba yung features na maaring may bigay sa atin nito, yung riding comfortability at syempre yung presyo. Check natin to, samahan nyo ako, i-review nyo natin, tara! So ito palang sample natin ay Honda PCX 160 na ABS version. So ito meron dalawang variant, yung combi brake at saka ito ay ABS version. So itong gulong nento, ang sukat nento ay 110 by 70 by 14. So ito yung laki ng kanyang gulong at saka yung mags niya ay size 14. Then ito, ABS version na rin siya. Yung kanyang preno, ito yung nakatupat na Nissan caliper. So ito, ABS version na rin yan. Then dito naman sa likod, so ito naman likod niya, compare dun sa isa na size 14, ito naman ay size 13. So ito yung 130 by 70 by 13. So ito meron scientific explanation, syempre yung ano, engineering ng mga Honda, kung bakit magkaiba yung size ng harap at saka sa likod. Then itong kanyang ano, suspension sa likod, ito ay naka spring type na shock. So ito, naiikot siya, gumagalaw. Para yung comfortability natin sa kanyang tagtag is syempre mas maganda yung shock, mas maganda yung riding comfortability natin. Then compare dun sa Honda PCX na 150, kung familiar kayo sa kanyang technology, yun po ay enhanced smart power lang. And then itong 160cc, grabe, sobra na in-upgrade na ito kasi nilagyan na nila ng plus. So dun sa palang sa plus na yun, mapapaisip na tayo eh, na talagang mas binigyan nila ng power itong Honda PCX 160 compared dun sa 150. So yung itsura ng kanyang panggilid, nakatutong na siya. Meron black plastic dito na may logo ng Honda. And then ito, naka-metal type na color silver itong kanyang pang-itaas. So ito, sobrang solid, sobrang ganda tignan. Sobrang stylish ng panggilid niya. Yung talagang pag tinignan mo, talagang mapapalingon talaga yung mga madadaanan mo. Then ito, another thing na nagustuhan ko rito, itong tapakan ng back rider mo. So pag tinignan mo ganito, diretso lang siya, pero meron siya ritong tapakan or footrest ng back ride. So yun, sobrang ganda pa nung tunog nyo. Sobrang crispy pa nung tunog niya. So pag tinignan mo, talagang halos party siya ng kanyang pairings. Then ito, meron na rin siyang logo ng Honda PCX dito. Dun sa mga ABS version, lahat ay kulay rose gold yung kanyang emblem. Wala nang 160 na nakalagay. Then dun naman sa mga combi brake, color silver lang yung kulay ng kanyang Honda PCX. So ito, yun sa tapalodo niya naman sa likod, ito, mas pinalaki na rin to ng Honda para syempre kapag ka nadaan tayo sa basa, yung talsik ng putik ay masasalo niyang maigi. Ito naman tayo sa kanyang pinakalikuran. So itong kanyang mga ilaw nito, lahat to ay fully LED na. So yung brake light, headlight, tsaka itong signal light, lahat yan LED na, para syempre sa baterya is mas matipid. Then meron siya ritong reflectorized na color red. Syempre pag nailawan tayo, dagdag visibility na rin to kapag nasa madidilim tayong lugar. So ito yung preno niya sa likod ay disc brake na rin, compare dun sa dating Honda PCX na drum brake. Ito, disc brake na rin na single fat. So ito, sobrang lakas na ng preno nito kahit basa. And then ito, yung kanya namang tambutso or yung kanyang pipe, ito meron na rin siyang heat guard cover na plastic. Syempre ito pang protect us to sa atin para hindi tayo mapaso ng pipe. At saka ito, another thing na nagustuhan ko rito, itong kanyang garnish dito sa pinaka-tip ng kanyang pipe. So ito, parang yayamanin yung style niya talaga. Talagang bumagay na bumagay dito sa heat guard niya. Then ito yung kanyang body. Ito, meron na rin siyang tire hugger para yung mga putik, pag nadaan tayo sa basa, hindi mapunta dito sa may kanyang engine, para kasi medyo mahirap-hirap na linisin yung mga part doon kasi masisikip na. Kaya ito, laking bagay na itong tire hugger na to. Then ito yung radiator niya, tsaka radiator cover. Itong dipstick niya, ang pinakalagayan ng oil. Ito, medyo malalim to, so kailangan natin gumamit ng embudo rito para makapag-change oil tayo. So ito, itsura nyo. Then ito nga yung nasabi ko kanina, yung tapakan ng back ride, talagang sobrang ganda, halos hindi mo mapapansin. Then ito naman yung tapakan ng ano, driver naman. Meron siyang dito and then dito. So depende sa inyo, pagka nangalay ka sa dito sa baba, dito naman sa taas. So ito talaga yung kinagandahan sa mga maxi scooter talaga. Yung riding comfortability mo talagang wala, panalo talaga. Then dito naman tayo sa bandang taas naman. So itong upuan ng Honda PCX, ito yung pinaka
texture ng cover ng kanyang ano, upuan. Sobrang ano niya, sobrang detalyado. Ito kung nakikita sa video, parang may mga box-box na maliliit. Then yung stitches niya, parang stitches na rin to ng sasakyan. Sobrang fine. Purong-puro yung pagkakatahi. Ito sa may side naman ng ano, driver side. Ito, na-stretch pa siya. Parang sobra pa yung kanyang cover eh, no? Hindi ko lang sure kung madulas ba ito pagkabasa kasi hindi ko pa siya nagagamit ng naulan. Then sa foam, okay pa. Makapal-kapal pa naman. Kaya lang dito sa may medyo taas, hindi na ganong kalaparan compare dito sa gitna. So ito yung itsura ng upuan niya. Then ito, dito rin may ano naman, may side na naka-curve na papaganito siguro para hindi masyadong bukang-buka yung driver. Siyempre kasi kapag sobrang laki din ang upuan dito, ang tendency, sasakit naman yung hita natin sa pagbuka natin. So ito yung remote na ginagamit. Ito meron ditong dalawang switch. Ito yung finder. For example, nag-park ka sa puro white na Honda PCX. Pindutin mo lang to, then mag-iilaw na yung kanyang signal light sa likod or yung kanyang hazard. So ayun, para makita mo agad kung nasan yung motor mo. Kasi kapag hindi, walang ganito, baka maguluhan ka kung saan mo pinark yung motor mo, lalo kung lahat kayo stuck. Then ito naman yung pinaka signal niya para ma-open mo tong motor mo gamit tong remote. So pindutin mo lang siya ng madiin, mga 3 seconds pag nag-green na yung kaninang nag-green, big sabihin ready nang gamitin yung motor. So ito, kapag bago ka lang sa Honda, kailangan mo lang siyang i-hold ng ganito, then itapat mo ito. Merong meron ditong ano, seat, tsaka fuel. Ayan, kapag bubuksan mo yung seat, tapat mo lang dito and then click mo tong seat. So, pindutin natin ha. So, ayan, pag narinig mo yung tumunog na ganon, ayan, open na siya. So, ayan, ganitong kalaki ito. Compartment ang Honda PCX 160. So, kasha rito ang isang full-face helmet. So, depende sa laki ng helmet. So, ito meron tayo ditong sample na helmet. So ito, meron tayo ditong NHK. So testing natin kung kakasya siya. So ayan, sarado natin. So ayun, kasya rito isang ano, isang full face helmet. So depende rin to sa laki ng shell ng helmet. Itong gamit natin dito sa ating demo ay NHK na full face. So ayan. So ito, malaki pa rin yung space na natitira rito. Pwede pa nating lagyan ng gamit to. Kung marami kayong dala, halos ito lang, compartment lang yung kailangan nyo. Ang dami nyo nang mailalagay. Magpapagas tayo. Ganun uling gagawin natin. Tapat lang uli natin dito sa seat tsaka fuel. And then click mo tong fuel. So ayun, automatic na siya naaangat. Ito yung gustong gusto ko dito. Additional features na dinagdag ng PCX 160 compared sa PCX 150. Meron na siya ditong lagayan ng gas tank cap. So ito, pag magpapagas kayo, pagtanggal mo, pwede mo na siyang ilagay dyan. Compare dun sa dating PCX na 150, walang lagay na ganito. Kung saan ka pa maglalagay ng gas tank cap mo, diba? Sobrang laking bagay na niyang upgrade na yan. Pag tinignan natin, hindi ganun kalaki, pero sobrang useful niyan. Then dito, meron din ditong ano, bulsa to. Ito. Yan, i-push mo lang siya ng ganyan. Then babagsak na siya. Ito yung pinaka maganda rito. Pag biyahero ka, sobrang laking bagay na dito kasi meron na siyang charging port dito. So, all you need to do, kuha ka lang ng ganitong wire. Ito, meron na tayong wire. And then, saksak mo yung cellphone mo. Then, ilagay mo lang dito sa loob. So, ito, sobrang laking pa nito. Itong cellphone ko ay 5.5 inches. Halos hindi mo siya makita dito sa dulo. Sobrang laki pa ng mailalagay mo. Good points to para sa akin. So, ayan. Then, ito, meron na sila ritong Honda logo. Ito yung signature image ng Honda. Then itong kanyang ano, handlebar, kung mapapansin nyo, ito ay naked na. Sobrang ano nito, nakapogi talaga tignan. Kung mapapansin nyo yung ibang mga naka 155cc, nagpapatanggal pa ng fairings dito sa bar na to para lang maging gantong kaganda. Ito yung tinatawag na naked handlebar. So ito, naglagay na rin ako rito ng cellphone holder. Siyempre, mahilig akong bumiyahe. Nilagyan ko siya ng clamp type kasi ito, ikaklamp lang siya dito. So ito yung mga switches niya. Dito naman, meron ito ditong ano, idling stop system. Ito yung kapag inon mo, pag 5 seconds na hindi ka nagagas, automatic mamamatay yung makina. Pero pag namatay yan, once na itwist mo lang yung throttle na ganun, automatic na bubukas uli yung makina, tatakbo ka uli. At then ito, meron din ditong ano, built-in na hazard. Yung iba nagpapagawa na nito. Ito, meron na siyang stack na ganitong switches para dito sa
hazard nga. Then ito nga, electric start na rin to mga bossing. Wala na siyang kickstart compared dun sa mga lumang motor na carb type. So ito halos kadalasan naman lahat ng FI, ganito na. Then dito sa side na to, ganun din, high beam, low beam, busina, at saka turning signal. So ayan yung itsura niya. Then ito naman yung sa panel niya, ito. Plus points ulit ito sa akin. Itong panel naman nito ay fully digital na. So ayan yung itsuro. Do pag nag-hazard tayo, meron siyang dalawang ilaw na color green, 'di ba? Colored na. Para makita natin kapag mag-signal light tayo, for example, kumanan tayo. Sobrang laki ng ilaw na 'yan, oh. Hindi tayo makakalimot na oh, nag-signal pala tayo. So, iwas aksidente rin kasi minsan nalilimutan natin sa ibang motor na uy, naka-signal pa pala ako, hindi ko namatay. Ang tendency, yung nasa likod mo is malilito kung saan ka ba pupunta. So, ayan, plus points din 'yan sa akin, yang colored na signal light nila niya na yan. Tapos ito sa panel niya naman, ito may nakalagay yung time, tsaka yung gas bar, kung ilang bar na lang yung gas mo. Ito namang average kilometer per liter, kung ilang natatakbo ng motor mo, kada litro ng gas mo. And then total trip, kung ilan na yung natakbo ng motor mo. Then dito meron siyang dalawang switch. Ito pag pinindot mo to, ayan, makikita mo kung ilan na yung natakbo ng motor mo, tsaka kung naka-on ba yung HSTC. So ayan, na-off din yung HSTC. Ang gagawin mo lang, ipunta mo dyan sa sign ng HSTC. Then ito, iyan na mo to. I-hold mo lang ng ilang segundo, then mamamatay na yung HSTC mo. Pero ito, normally naman para sa akin, ang tips ko sa inyo, kung gagamitin nyo itong HSTC, ginagamit lang siya madalas kapag naulan. Kasi pag naulan, hindi natin ganun kakontrol yung road condition, kumbaga pagkabasa, medyo mahirap. So maganda na pagka naulan, i-on natin HSTC. So ayan, di ba, sobrang pogi talaga nung ano niya, nung panel niya. Fully digital and then colored na tong kanyang panel. So ayun, dito naman tayo sa bandang harap ng Honda PCX160 natin. Ito yung kanyang pinaka headlight. So ayun, makikita natin isang diretso lang siya na paletter. Kung familiar kayo dun sa dating Honda PCX na 150, yung kanyang headlight ay may cut dito. So parang dalawang lens na, isa dito, tsaka isa dito. So itong Honda PCX160 ngayon, isang diretso na lang siya. Which is lalong nakaporma sa itsura niya, sa tindig niya. Talagang makita pa lang natin, lalo pag nakailaw. Ayun, tignan natin ilaw, oh. Sobrang nakaano talaga, yayamanin talaga tignan. Tsaka ito yung mga details. Ito parang may mga details pa siya sa loob na parang hati-hati. Kita ba sa video? Eh no, makikita. Sobrang ganda ng details niya na nandito. Then dito sa pinakagitna, ito naman yung kanyang high beam. So kapag inon niyo yung makina niya, ito lang dalawa yung nailaw. Doon sa gitna wala kasi yung pinakagitna ay yung high beam niya. So 'di ba? Sobrang ganda talaga tignan. Talagang nakakayamanin talaga tong Honda PCX160 na to. Then ito naman kanyang visor, kulay parang smoke tint na black, and then Honda na pangalan lang, walang logo. And then dito nakalagay yung Honda selectable torque control niya. So ito nga yung sinabi ko kanina na nagko-control sa mga biglaang pagpreno natin. Kumbaga sinisynchronize niya yung ikot ng gulong sa harapan at saka sa likod. Ayun yung pinakamaganda ring additional safety features ng Honda PCX. Although single ABS sa channel sa harapan lang, yung likod niya naman ay HSTC, which is sobrang laking bagay din para protection na rin syempre sa mga driver na katulad natin. So ito kapag kai-on natin siya, ang Honda ay itong kaliwa yung pipihitin natin na preno. And then itapat natin sa start plus itong electric starter. So kailangan natin higpitan yung pagkakapiga natin dito sa kaliwang preno para mag-start siya. So ayan yung tunog ng Honda PCX160. Itong side stand niya mga bossing, once na binaba nyo to, automatic mamamatay yung makina. So ito, testing natin kung nagana pa yung picture niya. So ayun, di ba? Once na nag side stand tayo, ito sobrang laking features din nito. Mukhang hindi siya nakakatulong pero sobrang laking pakinabang nito kasi minsan based on my experience sa Mio Sporty ko, walang ganito. Minsan tumatakbo na ako, biglang sumayad yung aking side stand. Muntikan na ako sumemplang. Eh ito sobrang laking bagay na merong ganito yung mga bagong labas ngayon na FI version ng mga motor ngayon. So ayun, tapos na yung review natin dito sa bago nating Honda PCX160. Sana natulungan kayo sa paghahanap ng mga hinahanap nyo na motor sa features nito. Sana natulungan ko kayo kung ito na ba yung talagang napupusuan nyo na bibilhin yung motor.